At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nasira ang pagkakaibigan nila Chris at Philip. Nagpatuloy sa gawaing masama si Chris. At pagkalipas ng halos mag-iisang taon, ay tumaas ang kanyang rangko. At patuloy siyang nangunguto sa mga nahuhuli niya. Nakapag-ipon ng pera na galing sa masama. Nakapagpatayo siya ng malaking bahay. Samantalang si Philip ay ginawa rin tagapamahala ni Doña Aurora sa kanyang negosyo. Isang araw, pinaghuhuli ni Chris ang mga driver ng jeep nila at nagsumbong sila kay Philip. At siya namang pagdating ni Chris, Sir Philip, may problema kami. Ang aga ninyong gumarahi ah. Bakit? Anong problema? Sir. Pinaguli kami ng traffic enforcer eh. Lahat kami pinatitikitan ng isang pulis eh. Ano? Bakit naman nila kayo tinikitan? Legal tayo. May rota tayo. Bakit? Lumagpas ba kayo sa rota? Hindi naman po sir eh. Kaya lang eh, talagang halatang nagdidilin siya lang sila. Ganun ba? Oo sir. Talagang hindi na tumitigil ang Chris na yun. Kailangan ko siyang makausap. Sir, paano yan? Hindi kami papayagan pumasada kung hindi raw namin mababayaran ang violation namin eh. Ayaan nyo, kakausapin ko ang happy nila. Sige sir. Pero kung hindi kami magkakabiyay eh, wala kami papakain sa aming pamilya. Sige, kakausapin ko ngayon din. Pupuntahan ko siya sa opisina nila. Hindi na kailangan. Napuntahan mo ako sa opisina. Dahil nandito na ako. Ayan na sir. Sinundan pala Chris? Kami. Pare, bakit mo naman pinaghuli ang mga driver namin? Kawawa naman sila kung hindi sila makakapaghanap buhay. Magugutom ang pamilya nila. Maawa ka naman sa kanila. Ano? Parang pinapalabas mo, pare. Nang ko pa may kasalanan eh. Ang mga driver mo ang sisihin mo dahil nilabag nilang batas. Nagpapatubad lang ako, pare. Wala pong kamang violation, sir. Wala. Alam naman namin pang batas eh. Ano? Opo. Mas marunong pa kayo sa akin ah. Pres, kung hindi nyo mababayaran ngayon ang mga ticket ninyo, hindi na kayo papayagang makapasada. Talagang huhuliin namin kayo. Pare Chris naman. Sir. Maawa ka sa kanila. May pamilya sila na sinusuportahan. Kung hindi sila makakapaghanap buhay, gugutomin ang mga pamilya nila. Hindi ako nagpunta rito para magkipagkwentuhan ng matagal. Ang gusto ko lang, bayaran ninyo kagad ang ticket ninyo. Dahil kung hindi, iakyat ko sa taas at mas malaking babayaran ninyo. Kaya, arigluhan na ninyo ako para wala na kayong problema. Ano? Areglo o asunto? Mabuti naman at dumalaw ka, Leslie. Kundi, buong araw na naman akong walang kausap. Hindi ba umuwi tuwing hapon si Philip, Aling Suring? Kung minsan, uuwi. Pero madalas hindi na.
Alam mo, laging sinasabi sa akin na problema niya si Chris. Wala na, Aling Suring. Talagang malaki na ang pinagbago ni Chris. Wala na siyang kilala. Samantalang noon, si Philip ang tumutulong sa kanya. Oo nga eh. Lagi na lang nagagalit ang mang-upong mo noon dahil lagi niyang inaako ang kasalanan ni Chris. Siya ang pinapahuli sa pulis, samantalang siya naman ang may kasalanan. Hindi ang anak ko. Opo, Aling Suring. Alam ko po yun. Sobrang talaga ang Chris na yun. Sana naman eh, hipuin ng Diyos ang kanyang puso para makonsensya naman. Sana nga. Leslie, may itatanong sana ako sa'yo. At sana, huwag kang magagalit ha. Ha? Opo, bakit? Ano ba yun, Aling Suring? Nagtapat na ba ng paghanga ang anak ko sa'yo? Po? Hindi pa nga po eh. Ano? Anak ko, ang akala ko nagtapat na siya sa'yo. Torpe talaga ang Philip na yun. Alam mo, lagi niyang sinasabi sa akin ang paghanga sa'yo. Sabi ko sa kanya, magtapat na siya. Pero hanggang ngayon pala, hindi pa. Wala naman siyang sinasabi sa akin, Aling Suring. Eh, sadyang kaibigan lang yata ang turing sa akin. Ay nako, hindi Leslie. Talagang baliw na baliw siya sa'yo. Kaya sana kung magtapat siya sa'yo, eh huwag mo naman siyang pahirapan. Kung magtatapat siya sa akin, kung papatay-patay siya, magpapaligaw na ako sa iba. Leslie! Jumina ang delensya ko ngayon, ha? Dahil nakatulong na si Hepe. May otoridad daw na nagmamanman sa aking mga galaw ngayon. Buti na lang, may tiktik ako. Kung hindi, malilindigan na ako. Kakausapin ko ang mga bata ko na maglelo muna sila. Saka na lang kami rarakit ulit kapag malamig na kami sa mata nila. Ah, teka. May parating na sasakyan. Lumang-luma na. Paparahin ko. Didilensyahan ko na lang ito. Pagkitsigan ko na lang kaysa wala akong huli sa araw na ito. De La Cruz, parahin mo yung lumang sasakyan na yan. Yes, sir. Ara! Ara! Bakit? Lumang-luma yan ang sasakyan nyo, Lolo. Hindi pa yata nakarehistro. Alam ko. Uhulihin ninyo ako, pero maawa na kayo sa akin. Namumulot lang ako ng basura para may maibenta. Ano? Kailangan na matikitan ka namin, Lolo. Huwag. Parang awa mo na. Day ka. Ano bang laman ng sasakyan mo? At ano mga ito? Hindi yata basura to ah. Napulot ko ang mga yan. Huwag mo sanang pakialaman. Eh, bebenta ko yan. Ha? Teka. Ginto pa lang mga ito ah. Jackpot ako dito. Kukunin ko mga ito. Lolo. Hindi ko kayo titikitan kung iiwan ninyo itong mga dala nyo. Nako, pinaghirapan ko yan. Huwag mo namang kunin. Ibebenta ko yan.
Kung kukunin mo, wala na akong pambili ng makakain. Sige, mamili ka, Lolo. Titikitan kita o iiwan mo ang mga dala mo? Hindi ko ibibigay ang mga ito. Wala ka nang magagawa kung kukunin ko yan sa'yo. Nagsapilitan ang mga ito. Huwag! Huwag mong kunin! Akin yan! Huwag! Katulog ni Kuya Chris. Hindi ko naman siya makakausap. Marami na ang galit sa kanya. Binansagan na siyang dambuhala. Sana naman, pakinggan niya ako. Ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Ha? Magigising yata siya. Tamang-tama. Makakausap ko siya. Ha? Kuya! Kuya! Kuya, anong nangyayari sa'yo? Kuya! Tuloy niyo. Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya! 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 Kuya, gumising ka! Susana. Palaginip lang pala. Nakala ko totoo na. Ha? Bakit? Ano bang napanaginipan mo, Kuya? May inagawan na ko ng pera. Maraming pera. Tapos, pagtakbo ko, naging napakalaking nilalang daw. At hindi na ako makalakad. At pinagtataga ako ng mga taong bayan. Ganun ba? Oo. Kuya, sasamantalin ko ng kausapin ka sandali. Na naman? Bakit ano naman mong sasabihin mo? Kuya, maaaring yung masamang napanaginipan mo, pahiwatig na may nagbabalak sa iyo ng masama. Oy, Susan, tumigil ka na nga sa pinagsasasabi. Kuya, palagay ko, panahon na para itigin mo na yung masamang ginagawa mo, yung pang-api mo. Tama sa... na, Susan. Ayoko nang pakinggan ang pinagsasasabi mo. Sige na, matulog ka na para makatulog na rin ako. Kuya, kung hindi ka makikinig sa akin, baka mabangungot ka na dahil sa kasamang ginagawa mo. Buisit. Pati ako na nagkinip ng ganun. Bakit? Kailangan iinom ako ng alak para makatulog ako kagad at hindi na ako managkinip ng masama. Philip, malaking problema ng dating kaibigan mo. Hindi na tayo tinitigilan. Oo nga po, ma'am. Ilang beses ko na rin siyang kinausap. Nagmamakaawa. Pero, pinabaliwala lang niya. Wala siyang awa sa kapwa. Wala siyang pagkialam. Kahit anong mangyari sa kapwa niya. Ma'am, iniwan na tayo ng mga driver natin dahil sa kanya. Isalip na kikita sila kasi... Tinitikitan sila. Kaya yun, naghanap na lang sila ng ibang trabaho. Malulugi na tayo niyan, Philip. Paano kikita ang mga jeep natin? Ma'am, may naisip akong paraan. Kung papayag kayo. Ano yan, Philip? Ano kaya kung mag-iba na lang tayo ng ruta? Iwasan natin si Chris. Pwede rin. Kaya lang, ibang gastos na naman yan. Kaya para sa akin eh, isuplong na natin siya sa kinauukulan. Sobra na siya. Kaya dapat nang matigil sa kalukuhan niya.
totoong ginto ito. At diamante pala yung nakuha ko sa matandang yun. Malaking pera na naman ang napagbendahan ko. Kailangan utak ang gamitin para... Teka. May papalapit dito nagtutulog ng pinikap. Sasabihin ko sa kanya na bawal magpinikap dito. At tamang-tama, hindi pa ako nag-almusal. Tatakutin ko siya. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw lang naman. Ano yung laman ng pedicab mo? Basura? Nako, nagkakalat ka talaga. Bawal yan! Huwag naman. Ibibenta ko itong laman ng pedicab para may pambili ako ng makakain ko. Oy, matandang pangit. Umalis ka na. Kundi pahuhuli kita. Huwag mong pakialaman ang laman ng pedicab. Akin yan, huwag. Ang mabuti pa. Umalis ka na. Sige na! Opo, huwag mong pakialaman ang laman ng pedicab ko. Huwag. Sige, akin itong pedicab na ito. At umalis ka na. Kung hindi, ipapakulong kita. Alis! Opo. Gabi na naman. Hindi ko na naman nakausap ang kuya dahil diretso na siya sa kwarto. Diyos ko, sana pakinggan naman niya ako. Napakarami ng galit sa kanya. Baka balang araw, madadamay ako sa ginagawa niyang kasamaan. Si kuya, sumisigaw! Napasok na yata siya ng mga gustong gumanti sa kanya! Kuya! 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 Napasok na siya talaga ng mga galit sa kanya! Bubuksan ko ang pinto! Kuya! Kuya! Kuya, anong nangyari sa'yo? Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Tumbuhala ka! Ha? Layon mo ako! Kuya! Kuya, ito ka pa! Kuya, ako to! Si Susan to! Kuya! 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 Susan! Panaginip lang pala. Buset! Bakit lagi na lang akong nananaginip ng ganito? Bakit? Kuya, itigil mo na sana yung masamang ginagawa mo. Kundi baka isumpa ka ng mga taong galit sa'yo. At baka... Bangungot ang ikamatay mo! Susan? Mama? Kumusta ang pakikipag-usap niyo kay Hepe? Naisumbong niyo na ba sa kanila ang ginagawa ng dating kaibigan ni Kuya Philip? Ay, oo iha. Isinumbong ko na. Kaya lang, parang ayaw nila akong paniwalaan. Iba na kasi ang Hepe ngayon. Ha? Pinalitan na ba nila si Colonel Relosa? Hindi pinalitan. Kundi nag-retire na pala siya. At yung pumali, ikamag-anak ng Chris na yon. Ano? Naku, naloko na, Mama. Paano yan? Saan tayo magsusumbong? Pupunta ako sa mas nakakataas sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi nila naaksyonan ang reklam ko. Mag-ingat ka, Mama. Baka mamaya pag-initan ka ng taong yun. Yan din ang sabi ni Philip sa akin. Kaya mula ngayon, magbabodyguard siya sa akin. Ito na nga ba yung pinangangambahan ko, Mama? Kung maaari sana ayaw kong may kaaway kayo. Sana, inariglo nyo na lang. Kung aariglohin ko,
mamimiyasa na siya. Hindi na tayo titigilan. Magiging bigasan tayo ng gago. Paano naman kung magawan kayo ng masama? Mama, hindi na maibabalik pa ang buhay. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo, ayoko nang makipag-asunto kayo sa taong yun. Siguradong yan ang magiging mitya ng buhay ninyo. Dito ko nakita na umusa ng pedicab na yun. Asan na kaya? Biglang nawala. Hahanapin ko yun. Hindi pwedeng mawala. Kaya manan yun. Hindi ako titigil hangga't hindi ko mahahanap ang pedicab na yun. Ayun. Ayun pala. Nahanap ko na. Kukunin kong laman at ibebenta ko. Tiyak, gindo, at diamante ang laman. Ha? Ano ito? Ha? Dambuhalang nila lang. Sasagpangin ako! Sasagpangin ako! Ano kaya ang mangyayari kay Chris? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo Philippines. Totoong ginto ito. At diamante pala yung nakuha ko sa matandang yun. Malaking pera na naman ang napagbendahan ko. Kailangan utak ang gamitin para... Teka. May papalapit dito nagtutulog ng pedicab. Sasabihin ko sa kanya na bawal magpinikap dito. At tamang-tama, hindi pa ako nag-almusal. Tatakutin ko siya. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw lang naman.
Ano yung laman ng pwede ka ba? Basura! Nako, nagkakalat ka talaga. Bawal yan! Huwag naman. Ibibenta ko itong laman ng pedicab para may pambili ako ng makakain ko. Oy, matandang pangit. Umalis ka na. Kundi pahuhuli kita. Huwag mong pakialaman ang laman ng pedicab. Akin yan, huwag. Ang mabuti pa. Umalis ka na. Sige na! Opo, huwag mong pakialaman ang laman ng pedicab ko, huwag. Sige, agad na itong pedicab na ito. At umalis ka na. Kung hindi, ipapakulong kita. Alis! Opo. Gabi na naman. Hindi ko na naman nakausap ang kuya dahil diretso na sa kwarto. Diyos ko, sana pakinggan naman niya ako. Napakarami ng galit sa kanya. Baka balang araw, madadamay ako sa ginagawa niyang kasamaan. Si kuya, sumisigaw! Napasok na yata siya ng mga gustong gumanti sa kanya! Kuya! 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 Napasok na siya talaga ng mga galit sa kanya! Bubuksan ko ang pinto! Kuya! Kuya! Kuya, anong nangyari sa'yo? Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Tumbuhala ka! Ha? Layon mo ako! Kuya! Kuya, ito ka pa! Kuya, ako to! Si Susan to! Kuya! 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 Susan! Panaginip lang pala. Buset! Bakit lagi na lang akong nananaginip ng ganito? Bakit? Kuya, itigil mo na sana yung masamang ginagawa mo. Kundi baka isumpa ka ng mga taong galit sa'yo. At baka... bangungot ang ikamatay mo! Susan! Mama, kumusta ang pakikipag-usap niyo kay Hepe? Naisumbong niyo na ba sa kanila ang ginagawa ng dating kaibigan ni Kuya Philip? Ay, oo iha. Isinumbong ko na. Kaya lang, parang ayaw nila akong paniwalaan. Iba na kasi ang Hepe ngayon. Ha? Pinalitan na ba nila si Colonel Relosa? Hindi pinalitan. Kundi nag-retire na pala siya. At yung pumali, ikamag-anak ng Chris na yon. Ano? Naku, naloko na, Mama. Paano yan? Saan tayo magsusumbong? Pupunta ako sa mas nakakataas sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi nila naaksyonan ang reklamo ko. Mag-ingat ka, Mama. Baka mamaya pag-initan ka ng taong yun. Yan din ang sabi ni Philip sa akin. Kaya mula ngayon, magbabodyguard siya sa akin. Ito na nga ba yung pinangangambahan ko, Mamay? Kung maaari sana ayaw kong may kaaway kayo. Sana, inariglo nyo na lang. Kung aarigluhin ko, mamimiyasa na siya. Hindi na tayo titigilan. Magiging bigasan tayo ng gago. Paano naman kung magawan kayo ng masama? Mama, hindi na maibabalik pa ang buhay. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo, ayoko nang makipag-asunto kayo sa taong yun. Siguradong yan ang magiging mitya ng buhay ninyo. Thank you.
Dito ko nakita na umusan ng pedicab na yun. Asan na kaya? Biglang nawala. Hahanapin ko yun. Hindi pwedeng mawala. Kaya manan yun. Hindi ako titigil hangat hindi ko mahahanap ang pedicab na yun. Ayun. Ayun pala. Nahanap ko na. Kukunin kong laman at ibebenta ko. Tiyak, ginto, at diamante ang laman. Ha? Ano ito? Ha? Dambuhalang nila lang. Sasagpangin ako! Sasagpangin ako! Ano kaya ang mangyayari kay Chris? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.